Catholic TV channel. We have the story. We have the heart and the passion. We just have to be where the people are. TV Maria, leading you to the fullness of life. Magsitayo ang lahat. O Diyos sa kalangitan, arena ng sangkaluhan, Diyos na walang kapantay, mapaitlo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal, tuntunin nating muli ang daan ng krus ni Jesus.
ang daan ng pagpapakasakit ng Panginoon para sa kasalanan at para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ating pagnilayan ang kanyang buong pusong pag-aalay ng buhay upang mabuksan ang pinto ng kaharian ng langit para sa ating mga makasalanan. Sa ating paglalakbay kasama ng Panginoon, ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin at ang kanyang ginawang sakripisyo para sa sanlibutan. Pambungad na panalangin tayong lahat. Panginoon naming Jesus, kami ay tinubos mo ng iyong mahal na dugo at ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama upang magharing kasama niya magpasawalang hanggan. Kaming mga bahagi ng iyong katawan ay patuloy na nagdurusa dito sa mundo at umaasa sa kaginhawaang dulot ng iyong maluwalhating kaharian. Mabahaginan nawa kami ng lakas upang maharap ang mga pagsubok ng buhay kung papaano mo pinasan ang krus at ibinigay ang sarili para sa amin. Makikibahagi kami ngayon sa iyong paghihirap at sakit sa krus. Aming aalalahanin ang iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Si Jesus ay nasa harapan ni Pilato. Mahigpit ang alitan ng mundo na kinakatawan ni Pilato at ni Kristo. Dapat nating piliin ang ating kakampihan, ang mundo na totoong natutuwang humama kay Kristo o si Kristo na dahil sa pag-ibig ay hinatulang mamatay. Sa kamay ni Pilato, nakita ko ang kalooban ng aking Ama. Hindi man makatarungan si Pilato, siya ang gobernador at makapangyarihan sa akin. Sumusunod ang anak ng Diyos sa isang tao upang turuan ka kung paanong sumunod sa mga taong mas makapangyarihan sa iyo. Kung nagpailalim ako sa batas ni Pilato, ito'y dahil sa kagustuhan ng aking Ama. Ikaw, sumusunod ka ba ng walang alinlangan sa mga nakatataas sa iyo? Panginoon kong Jesus, katumbas ng iyong pagsunod ang iyong buhay. Para sa akin, ang kantumbas ay hindi hihigit sa isang pasya. Tanggalin mo ang piring sa aking mata upang matuto akong magpasakop, upang sa pagsunod ko ay ipagkatiwala ko ang aking buhay. Alam ko ang aking sinusunod hanggang ngayon. Ikinalulungkot ko ito. Panginoon, sabihin mo sa akin na ako ay hindi para sa mundo. Sabihin mo sa akin na ako ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon.
sa aking pang-araw-araw na pagsunod, makita ko sanang ikaw ang sinusunod ko, Panginoon. Siya nga ang haring tunay, Diyos na walang kapantay, hukom sa sandaigdigan, pumayag at di sumuway sa pitan ng mga humhang. Ang buong kasalanan inako ni Kristong tanan ng kay Pilatong hatulan. Siya'y hindi nag-apelar ng ika'y Ang ikalawang istasyon, pinasan ni Jesus ang krus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Buong pag-ibig na pinasan ni Kristo ang mabigat na kahoy na kinaroroonan ng aking mga kasalanan at kaabahan, mga kasalanang hindi ko pinagbayaran sapagkat siya ang nagbayad. Oo, siya ang nagbayad. Kaya't ako ang nagpahirap sa kanya. Ako na sa halip ay dapat maging isang alagad niya. Ngayon, nais kong matuto sa kanya at sumunod sa kanya, napasan ko rin ang aking krus. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang aking krus, ang kahirapan ng buhay, ang mga kabagot-bagot na gawain, ang nadarama kong sakit, ang mga taong nagpapahirap at nagdudulot sa akin ng sama ng loob. Ipaalaala mo sa akin na sabay tayong magdala ng ating krus. Kahit kaunti lamang ang naitutulong ko sa iyo, ikaw na halos ang nagdadala sa akin. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat, at lalo pang nakaragdag ang sala ng paong lahat. Ano pati ang si Jesus ng mata ng matapos, nagtiyakap ang krus at tinagis ang tibubos sa sarili. Ang ikatlong istasyon, ang unang pagkasubasob ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Napadapa siya dahil sa kabigatan ng pasan. Napadapa siya upang hindi manghina ang aking loob sa aking mga pagkakadapa. Ang aking Ama ang gumawa ng mundo at nagbigay ng buhay sa mga narito. Punong-puno siya ng kalakasan at kapangyarihan
ngunit nanghina rin siya sa pagpasan ng kapirasong kahoy para sa iyo. Ang anak ng tao ay naging kasing hina mo, sapagkat ito ang gusto ng aking ama, upang makapasok sa kasaysayan mo, upang madama ko rin ang kasalanan ng buhay ng tao. Sana'y handa mong tanggapin ang iyong kahinaan at kapintasan, mga tinik sa laman ng magpapanatili ng iyong kababaang loob. Kung nabibigatan ako sa buhay, kung ako'y nadarapa, dapat kong alalahanin na si Jesus ay nahirapan at nabigatan sa aking krus. Pinasan niya ang aking mga kasalanan, ang aking mga kahinaan, ang aking pagkukulang, ang aking kawalan ng kakayahan, ang lahat ng nasa akin. Sapagkat siya ang aking kapatid, at kasama ko siya sa paglalakbay sa buhay. Panginoon, paano ako makakatanggi? Tinatanggap kong lahat ang aking kahinaan, ang aking sumpong, mga kinaiinisan, mga sakit ng ulo, mga paghihirap, lahat ng kapintasan ko sa aking katawan, pag-iisip at kaluluwa. Sapagkat ginusto mo, tinatanggap ko itong kahinaang ito bilang tao. Bayaan mong tanggapin ko ang aking kakulangan, ngunit tulungan mo ako sa pagsisikap kong makasunod sa iyo. Sa kabigatan ng krus na pinapasa ni Jesus, ay agad na pasubasob. Sa lupa't mga alabok, ang mukhang kalunos-lunos. Kung itinig niya naman nangihimik ang katawan, at halos di makayanan. Sa di kawas ay napagal, tumahat ang ika-apat na istasyon na salubong ni Jesus ang kanyang inang nagdadalamhati. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Pitong sundang ang naglagos sa puso ng ina ni Jesus. Nakita ng aking ina ang pagpapahirap nila sa akin. Hinahagupit, sinisipa, kinaladkad na parang hayop. Alam kong matinding sakit ang kanyang nararamdaman. Dinala niya ako sa kanyang sinapupunan at pinanabikan ang aking pagsilang. Kinalinga niya ako at binigyan ng pagmamahal. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpahiwatig ng pagtutol. Tahimik ang kanyang labi, ang kanyang damdamin at pag-iisip. Magkasama kami sa paghihirap ko. Bawat pighati ko'y pighati rin niya. Bawat sugat ko'y sugat din niya. Ito ang pagiging ina. Nagampanan niya ito hanggang sa huling sandali. Panginoon, nauunawaan kita. Mabigat sa kalooban ko ang makita kitang naghihirap. Naniniwala akong para sa minamahal mo, ang lahat ay madaling gawin. Tulungan mo akong makibahagi sa paghihirap ng iba,
katulad ng iyong mahal na ina. Buksan mo ang aking puso upang maging ama o ina sa aking mga kapwa, naghihirap at nangangailangan ng aking pagdamay. O bunsong minamahal ko, maganda kong bagong tao, anong salang nagawa mo? At ikaw ay ginanito, di ko mabatang totoo. Iyang krus na iyong pasan, punso ay iyong itiwan, at kita ay ang ikalimang istasyon. Tinulungan ni Jesus, si Jesus ni Simon Sireneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Wala na akong lakas. Hindi ko na makaya ang krus. Nag-iisa ako. Wala ang aking mga alagad. Nakita kong pinatulong nila si Jesus, si Simon sa akin. Katulad mo si Simon, aking kapatid. Bigyan mo ako ng lakas sa kalumbayan ng aking pag-iisa. Sa tuwing tutulong ka sa iba, pinagagaan mo ang aking krus na dumidiin sa mahapdi at pagod kong balikat. Panginoon, ipamalas mo sa akin na sa tuwing ako ay tutulong sa iba, sa tuwing pakikinggan ko ang mga may suliranin o inaaliw ang mga nalulumbay, sa tuwing tumutulong ako sa mga gawaing bahay, mga gawain sa aming parokya, sa aming barangay, sa tuwing pinakakain ko ang mga nagugutom, binibigyan ko ng damit ang mga wala, sa tuwing tinuturuan ko ang mga mangmang o tumutulong sa anumang paraan, maging sino man ang aking tinutulungan, ako'y nagiging isa ring Simon Sireneo, at ang tulong na ibibigay ko sa kanila ay talagang para sa iyo. Ang kay Simon pagdadala, kahit hindi nalaon siya, munti ring iginhawa Jesus na poong ama sa malaking hirap niya. Ay anong ay bibitawan ni Sireneo ang pasan, si Kristo'y ang ika-anim na istasyon, pinahiran ni Veronica ang mukha ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan.
May tapang ka, kaya aking kapatid, upang punasan ang madugo kong mukha tulad ng ginawa ni Veronica. Nasaan ang madugo kong mukha? Saan mo makikita ang mukha kong naghihirap at nangangailangan ng pagdamay? Sa bahay ninyo, tuwing may nalulungkot? Sa pamayanan, tuwing mahigpit o mabigat na pangangailangan? Sa iyong kapaligiran, sa parke, sa liwasan, sa bangketa, sa squatter, sa kalsada, nandiyan ang mga madugo kong mga mukha. Diyan din kita hinahanap upang tulad ni Veronica ay hindi ka mahiya sa mga gawang kabanalan. Humayo ka, aking kapatid. Punasan mo ang aking mukha, ang aking pawis, ang aking luha. Mahabaging Jesus, anong maitutumbas ko sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin? Inilalaan ko ng buong ang aking sarili sa paglilingkod sa iyo. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso. Ikintal mo nawa sa aking puso ang iyong mukha na hindi na muling mabubura ng kasalanan. Di na batat, di na tiis, naawa siya't nahabis, nang makita at masilip ang mukhang tigib ng sakit ng dugo at madlang pawis. Ipinahit kapag daka birang niyang dadadala, loob ay kakabakaba. Ang ikapitong istasyon, ang ikalawang pagkasubasob ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Sa pampitong hakbang na ito, aking kapatid, masusubukan ang loob mo. Matuto ka nawang gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagkasubasob kong ito. Darating ang panahon na lahat ng pagsisikap mo'y mababaliwala. Iisipin mong nais mo ng sumuko sa buhay. Halika kung nahihirapan ka at bibigyan kita ng ginhawa. Maniwala ka sa akin, bubuhatin kita at bibigyang ginhawa. Kapatid, magpatuloy ka. Panginoon, bahaginan mo ako ng iyong katapangan sa aking pagkakamali at kabiguan. At kung ako'y nag-iisa, ilahad mo ang iyong mga kamay upang ako'y buhatin. Alam kong hindi ako dapat tumigil sa paggawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang daan patungo sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Mag-isa ay wala akong magagawa. Kung kasama kita, kahit ano pa man na ang gustuhin mo, ay makakaya ko. Di
dali-daling pinalakad niyong mga mararahas. Ako'y lubhang naghihirap, nangangalay ang balikat, ipinagtulak ang agad. Ay alay sama sa akin sob na sungkapan, ang mukha ay naagusan ng pawis at dugong tunay. Ang ikawalong istasyon, nasalubong ni Jesus ang mga kababaihang taga-Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Kay dalas kong tipunin ang mga batang Jerusalem at makihalubilo sa kanila, ngunit umayaw sila. Ngayon, ako'y iniiyakan nitong mga kababaihan at nalulungkot ako para sa kanila. Tumatangis ang puso ko para sa kanila. Pinagiginhawa ko ang kalooban ng mga nagpapaginhawa ng kalooban ko. Gaano kakabait mag-alaga sa isang ina-anak na suwail at mapagsamantala. Jesus, ang kabaitan mo sa gitna ng iyong paghihirap ay walang katulad. Panginoon, tulungan mo ako, turuan mo ako. Kung ako'y nabibigla sa mga nanunukso sa akin, sa mga hindi kaagad nakakaunawa, sa mga nakakasagabal sa akin, sa mga sumisira sa aking katahimikan, sa mga nakakasakit sa akin, makamtan ko sana ang kaginiwan mo. Maging kasimbait mo sana ako. Doon naman sa lansangan may nakita siyang laan, babaing luha-luhaan, napawang ng malulumbay, siya ang tinatangisan. Jesus na po natin ay aniyaman at iniw sa puso ninyo'y itanim yaring hirap na narating. Ang ikasyam na istasyon, ang pangatlong pagkasubasob ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Naubos na ang lakas ko. Napahiga na lamang ako lupaypay sa batuhang daan, sa alabok ng lupa, ang kadumihan ng mundo. Hindi ako makagalaw.
sipain man, hatawin man ng latigo, paluin. Pero sa akin pa rin ang pasya ko, sa iyo rin ang pasya mo. Tandaan mo ito, aking kapatid. Patayin man nila ang katawan mo, ngunit walang kapangyarihan dito sa lupa o sa impyerno ang makakukuha sa iyong kapangyarihang magpasya. Sa iyo ang kapasyahan. Magpapatuloy ka ba o hindi? Babangon ka ba o mananatiling nakahandusay sa kapangyarihan ng kasalanan? Panginoon, nakikita kitang nagpapahinga saglit at nagpapatuloy na muli. Magagawa ko rin yan sapagkat akin ang pagpapasya ko. Kapag wala na akong lakas at ang pagsisisit bigat ng kasalanan ni Judas, iligtas sa kawalanan ng pag-asa. Panginoon, huwag mong pabayaang magkamali ako sa pag-aakalang mas mabuti ang anumang kasalanan ko kaysa sa pag-ibig mo. Ano man ang mangyari, makapagsisimula muli ako. Tulungan mo ako, huwag mo akong iwan. At ikatlong paninito, ang pagkaparapa ni Kristo, katawan ay nang lulumo nanginginig na totoo litid sampung mga buto naghihirap na totoo ang buong divino verbo pagod na di mamakano at malayo ang halito yaong bundok ng Kalbaryo. Ang ikasampung istasyon, ang paghuhubad kay Jesus. Sinasamba't pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Masdan mo, aking kapatid, ang pinakamahirap na hari. Hubad sa mata ng aking mga nilalang. Sa krus mamamatay, kahit na ang krus na ito'y di pa rin akin. Subalit sino ba ang mas mayaman pa? Wala man akong ari-arian. Ang tangi kong yaman ay ang pag-ibig ng aking ama. Kung ikaw man ang nagmamay-ari ng lahat, huwag mo nang alalahanin ang iyong kakainin, ang iyong isusuot, ang iyong buhay. Papanaw akong walang dala kahit ano. Ipinanganak ako sa sapsaban. Suot ang lamping hindi sa akin. Papanaw akong ganoon din. Wala akong kayamanan. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng aking ari-arian at buo kong pagkatao ay iniaalay ko na rin. Ilayo mo ako sa paghahangad ng kasikatan at kayamanan sa mundo. Alisin mo sa akin ang lahat ng pagkainggit sa mga kapwang mayroon mas maraming bagay kaysa akin. Pawalan mo ako sa kapit ng kayabangan at sa aking paghahanap ng puri, at ilagay mo ako sa pinakamababang pwesto.
gawin mo kong akong Aba. Panginoon, ikaw lamang ang tanging yaman ko. At dito nang sa paghubad niyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng atak sa ikawasang hirap sa pagkanit nga ng sugat. Itong korderong marikit, walang kibot, walang ibig, di nagpatat, nagtitiis, nang di mamagkanong sakit dahil sa taong bulisig. Ang ikalabing isang istasyon, ipinako si Jesus sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Alam mo ba kung paanong ipako sa krus? Hinatak nila ang aking mga kamay, inilapag sa magaspang na kahoy, idiniin ang pako hanggang tumusok sa aking laman. Sa isang hataw ng martilyo, ibinaon nila ito. Tuloy-tuloy, anong hapdi sumusurit sa aking utak. Sumunod ang isa ko pang kamay at isa na namang pagdurusa hanggang itaas nila ang aking mga paa hanggang malapit sa tuhod para lumapat sa kahoy. Ang aking mga paa ipinako rin nila. Nang maisip kita, hindi ko na naramdaman ang sakit. Hindi ko na naramdaman ang sugat kung maantak, sapagkat ang sakit ay napawi ng pag-ibig ko sa iyo. Ako'y nag-iisip, Panginoon, ganito ba kahalaga ang aking kaluluwa para maghirap ka ng ganyan? Paano kita mababayaran? Sa sandaling ito, tinatanggap ko ang lahat ng sakit at hirap na darating. Lahat ng aking krus ay aking mamahalin. O banal na krus na maglalapit sa akin sa iyo, ang krus kasamang nagliligtas sa akin, mga kapwang makasalanan. Ang dugong na nanambulat, di masapat, di maampat, baha ang siyang katulad, sa lupa ay nagdaranak ang lumalabas sa sugat. Bangkay naman ding tibubos itong ating buong Diyos na nabibitin sa krus. Kamay pa sampung tuhod, di na niya maikilos. Ang ikalabing dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo,
sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Ang lahat ay manatiling nakaluhod. Ang aking krus ay isa ng paninindigan na ngayon. Ama, patawarin mo sila. Isasama kita sa paraiso. Anak, nariyan ang iyong ina, nariyan ang iyong anak. Nauuhaw ako. Tapos na. Para makapagsalita, kailangang itaas ko pa ang aking sarili. Diinan ang mga braso at paa. At bawat galaw ko'y nagdudulot ng panibughong hirap at sakit. At nang maghirap ako ng husto, nang maubos na ang aking pagkatao, hinayaan kong mawalay ang makatao kong buhay sa akin. Aking Jesus, Panginoon, ano pa ang aking masasabi't magagawa? Iniaalay ko na ngayon pa ang aking kamatayan at hirap. Tinatanggap ko ngayon ang oras at uri ng kamatayang nilaan mo para sa akin. Hindi ko na pipiliting pahabain pa ang aking buhay kung ayaw mo na. Iniaalay ko ang kamatayan ko sa iyo para sa mga kasalanan ko sa buong sangkatauhan. Diyos ko, huwag mo kaming iiwan. Hindi namin alam ang gagawin kung wala ka. O Diyos ko, aking Ama, Diyos na mulang ginhawa, yaring aking kaluluwa. Ikaw po ang bahala na magtanggol ka at maglaraha. Ay ano'y nang mailagta ni Jesus ang gayong wika, naging ano ang 13 istasyon, ibinaba si Jesus mula sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Tapos na ang aking pag-aalay. Ikakalong ng ina ko ang walang buhay na katawan ng anak na dinala niya sa kanyang sinapupunan. Ikaw din ay dapat mawalay sa iyong mga mahal sa buhay at darating sa iyo ang kalungkutan. Sa iyong pangungulila, alalahanin mo ito. Maraming kaluluwa ang naililigtas sa pakikibahagi ni Maria sa aking kalbaryo. Ang iyong mga pighati ay maaari ring maging daan sa kaligtasan ng iba. Panginoon, tulungan mo akong tumanggap ng mga paghihiwalay na darating sa mga kaibigang aalis, sa mga kapatid na nalilipat ng tirahan, at ang mga mahal kong iyo nang kukunin. Pagdating ng mga oras na ganito, tulungan mo akong magsabing, ibinigay mo sila sa akin, ikaw din ang kukuha sa kanila sa akin. Tinatanggap ko ang kalooban mo, bigyan mo sila, Panginoon,
ng walang hanggang kaligayahan. Pinagdahang inihugos katawang kalunos-lunos, malumay na sinambot, at kanilang iniabot sa inang birheng ibubos. Kinalong ka magharapa si Jesus ng birheng ina, lumay habis sabihin pa, at pagpubuntong hininga ang 14 na istasyon, inilibing si Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang sanlibutan. Hanggang diyan na lang ang makatao kong buhay. Ngunit ngayon ay may bagong buhay na nagsisimula para kay Maria, aking ina, para kay Maria Magdalena, kay Pedro, kay Juan, kay Pablo, at para sa iyo. Tapos na ang layunin ko bilang tao. Nagsisimula na ang aking misyon sa pamamagitan ng aking simbahan. Susubaybayan kita, aking kapatid. Araw, gabi, magmula ngayon, upang maging disipulo kita, upang tapat kang makasunod sa kalooban ng Ama. Panginoon, alam mong sa kabila ng kahinaan ko, gustong-gusto kong maging banal. Hindi na ikaw dapat ang magturo. Hindi na ikaw dapat ang magbanat ng hirap. Ang mga gawang pagmamahal na hindi mo natapos sa kaikli mong buhay sa mundo. Bayaan mong gampanan ko. Ako ang magtuturo, ang magpapasa ng hirap, ang magbibigay ng pagmamahal sa pamamagitan mo. Ngunit kung ako lang ang kikilos ay mahirap. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, kailangan ko ang biyaya mo. Nang sila nga ay dumating dito sa mahal na libing, ay ibinaba ng tabing ang katawang maluningning nitong sumakop sa atin. Pinuhat at sinaukay at sa kanila tinakpan ng takip na nakalaan. Batong marmol ang pangalan sa diyang kaninisinisan. Panalanging pangwakas. Tulad ng sabi ko sa iyo sa simula, aking kapatid, ang buhay ko'y kulang hanggat di ko binubuo ng aking kamatayan. Ang iyong landas ay kulang din hanggat di mo rin binubuo ang iyong buhay. Tanggapin mo ang bawat sandaling darating sa iyo na may paniniwala at pag-asa na ang lahat ng nangyayari ay kalooban ko.
ang pagsang-ayon mo lamang ang aking hinihintay. Kaya't huwag mo akong hanapin sa malayo. Narito lang akong kasama mo sa paaralan, sa tanggapan, sa tahanan, sa kalsada. Ang mga ito'y mga altar na maaari mong pag-alaya ng iyong pag-ibig. At kasama mo ako sa lahat mong gagawin. Sige na, humayo ka na. Mahalin mo ang iyong buhay at ang krus na kasama niyan. At dala ang aking pagmamahal, tahakin mo ang iyong landas. Pagpupuri sa banal na krus. Ating purihin ang banal na krus kung saan nagmula ang buhay at muling pagkabuhay. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang buhay, sa krus ang muling pagkabuhay. Si Jesus na nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang lakas, sa krus ang tagumpay. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang pag-asa, sa krus ang kapatawaran. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang katarungan, sa krus ang kalayaan. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Sa krus ang kaligtasan, sa krus ang kapayapaan, sa krus ang tamis ng pagmamahal. Si Jesus ang nagtagumpay, si Jesus ang naghahari, si Jesus ang Panginoon nating lahat. Totoong sa krus ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan na di maibibigay ng mundo. Ating purihin ang krus at sambahin si Jesus na nagtagumpay sa krus at siyang nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Aquí, aquí, sanan.
Salamat po sa inyong pakikiisa sa istasyon ng krus na ito ngayong umaga. At inaanyayahan ko rin po kayo sa 7 palabras na magsisimula ng ikalabindalawa ng tanghali at ang pagdiriwang ng pasyo ng Panginoon sa ikatlo ng hapon. Pakiiwan lang po sa mga upuan ang sipi ng ating istasyon ng krus. Maraming salamat po.